Aming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito sapagkat kami po ay muli niyong tinipon upang kayo ay aming pong sambahin sa pamamagitan ng aming pagpupuri at pagkakaloob. Maraming salamat din, kami ay inyong iningatan, binigyan ng kagalingan sa mga karamdaman at tunay nga po na ang inyong pag-iingat ang naramdaman at nakita po namin sa aming mga buhay. Mga kapatid, sa pamagitan ng matahimik na pananalangin, tayo ay personal na lumapit sa Diyos. Praise to our God who is great. Praise to our God who deserves all our praises. So come, church, with hearts as one, let's resound His goodness. Let's declare the praises of the Most High God. Praise be to our God. Jesus, you are the only.
kapagwalhati ay sa inyo lamang namin iniaalay, aming dakilang Diyos, aming dakilang Panginoon. Lubos ang aming pasasalamat sa sandaling ito, O Diyos. For the joy to sing praises to your name, Father, to worship you in spirit and in truth. Nang lahat ang bawat liriko, ang bawat himig, ang bawat galaw ay nagmumula sa aming puso. We pray, Lord God, na patuloy kayong malugod sa aming pag-aalay ng aming papuri at pasasalamat na nagmumula sa kailaliman ng aming puso. Wala kaming ibang ninanais, Panginoon, kundi yung patuloy kayong sambahin, patuloy kayong papurihan, patuloy kayong itaas sa aming buhay, patuloy kayong itanghal, aming Diyos, aming dakilang Panginoon, kay buti-buti niyo, O Diyos, purihin kayo aming Panginoon. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang inyong mukha. Hawin niyo ang ulap, nais masilayan kaluwalhatian niyo. No.
to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bowed and drenched in tears, they laid him down.
Proverbs 31. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. A description of a lady who is ideal, whose traits enable her to laugh at all the possible troubles that could happen in the future. She is clothed with strength and dignity and laughter, very expensive commodities. Hindi madali na maging kagalang-galang, maging malakas, at maging cheerful about the future kung hindi ka nagtataglay ng mga kailangan mo para maging ganon ka. Learn from the lady. Matuto tayo sa kahanga-hangang babaeng ito. Salamat, Panginoon, dahil kayo patuloy na nagtuturo sa amin at ngayon humihiling kami ng paglilinis at ng pagpapakain sa aming espiritu. Turuan niyo kami, akayin, matuto kami sa mga katuro ang aming tutunghayan at liwanag niyo ang siyang maging gabay namin. Kayo po ang mangaral, gamitin niyo lang inyong lingkod bilang inyong kasangkapan. Lead us, teach us, empower us, and glorify your name. Father, we thank you through your Son, Jesus our Lord, our Savior. Learn from the lady. Proverbs 31, 10 to 12. A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Ito ang description ng isang butihing ina sa kanyang anak na lalaki sa pagpili at panunuri ng kanyang mapapangasawang babae. At sabi, napakahusay ng babaeng marangal. Ang pagkatao ay malinis. Napakahirap daw matagpuan ng ganito. Mas mayaman pa ang lalaki magkakaroon ng ganitong kabiyak kesa sa yung punong-puno ka ng mga mamahaling hiyas. Iginagalang daw ng lahat ang kanyang asawa na lalaki pagka ganito ang babae at may tapat at tiyak na pananalig at pagtitiwala ang lalaki sa kanyang asawang babae dahil mabuti lang ang dinadala niya sa kanyang asawa, hindi pangit, hindi masama. The lady is good, is a good wife, partner, family, leader, and member. That's why the husband has full confidence in her. At sa panunuri natin sa kanya, tingnan natin ating mga sarili, hindi lang ito pang babae, ito yung pang lalaki, pang matanda, pang bata, pang lahat ng taong maka-Diyos at magiging pagpapala sa kanyang pamilya, at sa lahat ng kanyang makakasama sa buhay. Proverbs 31, 13 to 14. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing her food from afar. Marunong siya maghabi, gumawa ng tela. At syempre, ito nung panahon na hindi naman laging may nabibiling commercial tela. Para ka magkadamit, karunahan maghabi ka. At napakalaking hanap buhay din na ito ay maibenta mo sa mga willing na bumili. At para daw siyang isang barkong nangangalakal, sari-saring mabubuting bagay, ang iniuuwi pag dumarating na ito mula sa paglalakbay. So the lady works for and with profit. Hindi lang basta trabaho ng trabaho, may ganansya ang kanyang trabaho. Verses 15 to 16. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. Very organized ang mabutihing babaeng ito, maagang gumising, pinaghahanda ng pagkain ng kanyang pamilya
at binibigyan ng kanya-kanyang assignment ang kanilang mga katulong. Kasi kahit marami kang katulong, pag hindi ka marunong magbigay ng assignment, hindi rin magagawa ang mga gawain sa pinakamabuting paraan. She considers a field and buys it. Verse 16. Out of her earnings, she plants a vineyard. So hindi lang siya masipag sa trabahong bahay, hindi lang siya mahusay mag-hobby, negosyante pa. Marunong siyang manuri at sumuri ng mga iba't ibang lupain, mga bukid na pwedeng bilhin, at mula sa kanyang sariling kita, binibili niya ang mga bukid na ito at tinataniman niya. The lady invests. In fact, the lady invests from earnings. Tubunan niya ang gagamitin niyang puhunan sa mga susunod pa niyang mga gagawing negosyo. Proverbs 31:17-18. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Malakas sa kanyang mga bisig, kayang-kaya niya magtrabaho, at tinitiyak niya na ang kanyang mga negosyo ay may tubo at hindi siya nauubusan ng langis sa kanyang ilawan sa kalagitnaan ng gabi. Hindi siya nauubusan ng supply kung kailan kailangan niya yung supply, hindi kung kailan nagluluto na siya, wala pala siyang bawang, ay wala pala siyang mantika, kung kailan maglalaban na siya, ay wala pala siyang sabon, laging sa kalagitnaan ng pangangailangan, wala pala. No, hindi nangyayari sa kanya to kasi meron siyang stock. The lady is well stocked. Organized. Hindi kung kailan kakain, tsaka na lang siya maghahanap na makakain, kung may kailan isusuot yung damit, tsaka paplantsahin. Organize siya. Pag kailangan niya, ready na. Proverbs 31:19-20, in her hand she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. Nananahipa siya. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. So ang babaeng ito ay magaling kumita pero hindi mukhang pera. Tumutubo ang kanyang mga negosyo, marami siyang ginagawa, pero marunong din siya magbigay sa mga kapuspalad, sa mga deserving na needy. Nagbibigay siya sa mga maralita. The lady gives. She does not only make money, she also gives money away. Very specially, as we can discern from her wise ways, hindi wasteful ang pagbibigay niya doon sa mga deserving at doon sa mga talagang truly helpless. Proverbs 31:21-22, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Kung taglamig, hindi siya nag-aalala. Kasi ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, may mga jacket, may mga pangginaw, may mga raincoat, kumpleto sila sa gamit, kung ano ang hinihingi ng klima. She makes coverings for her bed, and she is clothed in fine linen and purple. Hindi lang siya, dahil negosyante at busy, ay mukhang tiriringgay at miserable. Magkaganda ang kanyang mga kasuotan, pinakamapipinong lino ang ginagamit niya, magagandang kulay na pangmayaman, at pati mga kama niya may mga pangtakip na magaganda. Nakakaanyayang humiga at magpahinga sa kanyang higaan. The lady enjoys comfort, beauty, and refinement. Of course, which in turn inspires creativity and fruitfulness, which again brings money. So it's cyclical. Pinaliligiran niya ang kanyang sarili at ang kanyang sambahayan ng mga magaganda, masasarap, maiinam na bagay. At dahil doon, napapanatag ang kanilang loob, nakakatulog silang mabuti kung matutulog, kumakain silang mabuti kung kakain, nai-inspire tuloy sila na lalong maging masipag, lalong maging productive, at dahil payapa ang pag-andar ng kanilang sambahayan, they are not always running to solve a crisis. Organized kasi, may oras silang magpahinga, may oras silang mag-isip, at lalo silang tumatalino, kaya lalo silang nakakagawa ng pagkakaperahan. Organized. Paano ka makakapag-isip ng mga magagandang paraan ng pagkakakitaan kung napakamiserable ng every minute mo? You are trying to escape every moment of danger or risk or emergency. Kailangan organized so you have enough time to rest. And at rest, you are inspired to be creative. And it is creativity
that creates wealth. Yung kagandahan ng paligid, hindi yan luho. Pag maganda ang kapaligiran, lalong yumayaman ang iyong isip, lalo kang nakakapagpayaman sa iyong mga ginagawa. Cyclical yan. Pagka naliligiran ka ng misery, ng baho, ng kapangitan, ng gulo, ng disorganization, anong inspirasyon ang makakukuha ng iyong isip para iangat ang iyong buhay when you are busy just trying to survive? Kaya nakikita natin yung cycles of everyday life na sikreto ng napakahusay na babaeng ito. At nasa Biblia, ang mga ito, hindi lang tayo para inggitin o hindi para sabihin mo, siya yun, ako iba, hindi ko kaya yun. No, nasa Biblia yan para ating pag-aralan, kapulutan ng aral, at hanggat kaya ay gawing huwaran sa ating buhay. Proverbs 31:23. Her husband is respected at the city gate, where she takes his seat among the elders of the land. Palibhasa, matino ang asawang babae, iginagalang ng lahat ang lalaki. Eh syempre, kung yung asawang babae eh hindi matino, eh nababawasan tuloy yung dignity ng asawa niyang lalaki. Ganon din naman yung galigtarin mo. Pagka hindi matino yung lalaki, pati yung dignity ng babae, eh nakakaladkad pa baba. Minsan, ang husay-husay ng babae, isang school teacher, ang ayos-ayos. Tapos yung asawa, lasenggo, nagwawala doon sa labas ng gate ng school. E di syempre, papababa niyo yung dignity ng kanyang asawa. Pero ito, iginagalang. Sabi, ang husay ng babae na asawa niya, ang husay ng husband niya. Kaya tuloy ikaw ay napapaangat. So the lady helps make the family respectable and distinguished. Minsan, ang tinutuno ng mga magulang, tapos yung anak, lahat ng gulo, sinalihan, lahat ng problema, kasangkot. O kaya yung anak nagpapakatino, yung magulang naman, pinahampas-hampas sa lahat ng kanto ang kanilang buhay. So ano nangyayari? Kailangan ng pamilya nagtutulungan. Inaangat ninyo ang kalagayan ng inyong pamilya, hindi yung kayo yung pambigat at nagpapababa dito. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Lagi siyang may negosyo. Sinusuplayan niya ang mga tao. So, ibig sabihin niyan, honest siya. Maganda ang product niya kasi may bumibili ulit. Hindi siya nangwa 1, 2, 3, na basta naisahan ka lang, tinakbuhan ka na, wala na siyempreng repeat business yun. Pagka hindi nasisihan ang iyong customer. Kaya sabi, nababalutan siya, nadadamitan siya ng lakas, no? At dignidad. Kaya niyang pagtawanan ang mga darating na araw. Ah, enrollment ng anak ko next June? Ha, 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 ang dami kong pang-enroll. Ganon, hindi yung June na naman. Ay, magkakasakit ang nanay ko, ang magulang ko? Meron akong inipon para dyan. O, ibinili ko sila na insurance. Baka bumaha, mababasa ang furniture, palitan, may pampalit. She can laugh at the days to come. Darating ang panahon, tatanda ako, magkakasakit, may pang-ospital, may pambayad ng caregiver. She can laugh at the days to come. Hindi ito inilagay sa Biblia para manginggit o para sabihin natin, imposible. Inilagay yan dyan dahil posible. Siguro, hindi naman lahat ng katangiang ito may iipon sa isang tao lang. Pero at least, baka 80% ka man lang, edi magandang score na yon. The lady has maximum preparation for and protection from troubling needs. As you can see, ang lahat ng kanyang abilidad na maging cheerful about the future ay may financial aspect. Kaya niya na maging confident about the future dahil meron siyang hanap buhay, kumikita siya, maayos ang kanyang sambahayan. Hindi kumikita ka nga, pero nabulagsak naman yung sambahayan mo. Natatapon din yung kinikita mo. Nababantayan niya yung kinikita. Yung tubo pa nga, ang ini-invest niya. Eh yung iba, yung puhunan, yun ang pinapapak. May tindahan ka. Tapos gagastusin mo yung kita ngayon. Eh di bukas wala kang pamalengke, pampalit ng supply. Eh di babagsak ang tindahan. Ang ginagastos lang nila yung tubo, hindi yung puhunan. In fact, yung tubo, ang pangpuhunan ulit. Saan siya nagsimula?
Nagsisimula ka siyempre na maliit, pero kung napakatino ng paghawak mo and with God's blessing, dumadami yan hanggang dumami ng dumami at marunong magbigay. Importante yon. Proverbs 31:26, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. In other words, pag mumubuka ang kanyang bibig, may saysay, may katuturan, maganda mga pangungusap, nakakatuwang marinig, hindi nakakainis, nakakapagpalamig ng ulo, hindi nakakagalit. Kaya marami siyang negosyo. Kasi sa pagnenegosyo, kailangan, gusto ka ng mga tao because people buy only from who they like, people supply only to whom they like. Eh kung hindi ka nakakatuwa, nakakainis ka, lalayoan ka ng tao, paano ka magnenegosyo? Paano ka magkakapera? So, mahusay siya magsalita. Mga kapatid, maging mahusay lang tayo dito sa department na ito. Ang dami ng kasunod na mabubuting bunga kung mahusay kang magsalita. Hindi yung pag nagsasalita ka na iinis sa'yo yung kausap mo at yung taong ikinukwento mo, pag nabalita niya yung kwento mo, maiinis din siya sa'yo. Liliit ng liliit ang iyong mundo. Kukunti ng kukunti ang magiging customer mo at tutulong sa'yo. Kaya mahirap umunlad sa pagsasalita. The lady speaks wisely. And it is a very sound business investment to speak well. Because people help those that they like. So are we likable when we speak? Ang ending ba, nagugustuhan tayo o naaayawan ng kapwa? Importanteng pinag-uusapan natin ang mga ganyang bagay. If we like to be able to laugh at the days to come. Proverbs 31:27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Aba, maraming tao, babae man o lalaki, they really watch over the affairs of other people's households. Itong babaeng ito, palibhas at matino, binabantayan niya ang nangyayari sa kanyang sambahayan. Pero meron naman, walang ginabangan, kundi kung anong nangyayari sa kapitbahay. Ano nangyayari sa buhay ng may buhay? Pagkakapirahan ba yun? Matutuwa ba tayo, ang mga tao sa atin, kung ganun tayo? Sabi, hindi siya tamad kahit kailan. Lagi siyang may ginagawa. Lagi siyang may ginagawa, either kumikita, gumagastos, o nagpapahinga. Siyempre, kasama sa mabuting buhay, gumagastos ka rin. Ang sarap naman ng pera, nararamdaman mo lang pag ginagastos mo eh. Kaya yung mga sobrang mahilig mag-ipit, may pera naman, nakaipit ang nakaipit. Anong ligayang mga mapapala mong tinititigan mo yung mga nakasalansan mong mga pera na pag na-demonetize pa at nakalimutan mo, biglang wala ng value. Yung pera mo palang itinago, meron pang nakalagay na bagong lipunan. Ang dami nga, pero ano ngayon, saysay. Masarap lang ang pera pag dumudulas palabas. Kaya dapat, marunong kang magpadulas palabas kung marunong kang magpapasok. Dapat kumikita ka kung maggastos ka. Kung minsan meron kang perang nakaipit sa wallet mo, pag pala itinulong mo sa isang tao o ibinigay mo, biglang magkakagamot na siya, makakapag-enroll na siya, sasaya na siya, pero hindi mo ibinigay, hindi siya sumaya, hindi siya nakapag-enroll, pero nakaipit lang naman yung pera mo doon, walang ginagawa. The power of money is felt best when it is being spent. When it is being given away. Therefore, earn it so you can have something to spend or to give away. The lady manages her household well and is not lazy. Bakit mahalaga sa important business practice na masaya ang bahay mo, organize ang bahay mo? Kasi kahit ang laki mong kumita sa labas, kung pag-uwi mo, sabog-sabog yung bahay, nawawala yung asawa mo, nawawala yung anak mo, ang gulo-gulo, bukas, puyat ka, hindi ka na rin makakapag-desisyon na mabuti, maapektuhan din negosyo mo. Para ang negosyo sa labas ay maging maunlad, maayos, kailangan maayos ang tahanan. Kasi doon ka nakatayo, doon ka nang gagaling, doon ka nakatindig. Pagka yun ay pag-ewang-gewang, pagka yun ay unstable, pagka yun ay troubled, your business will be affected. Your work will be affected. Your profession will be affected. Kaya ang matatalinong professionals, inuuna nilang ayusin ang kanilang sambahayan. Dahil mahirap mag-succeed sa labas kung ang gulo-gulo sa loob ng iyong pamilya. Her children arise and call her blessed.
her husband also, and he praises her. Nakita nyo, bago pa nauso ang women's liberation, ang feminism at kung ano-ano pa, itong babaeng ito, kumikita ng sarili niyang income. Hindi siya nakaasa sa asawa. Ngayon, kung ikaw naman ay walang income sa labas, pero naka-full-time ka sa bahay, eh kaya naman nakakapagtrabaho yung asawa mo, kaya siya kumikita, kaya siya nakakapagnegosyo, kasi ikaw ang nagpapaandar ng bahay na inuuwian niya, kinakainan niya, pinagbibihisan niya, nililiguan niya. So kasali ka talaga sa kanyang negosyo. Hindi ka dekorasyon. Huwag mo sasabihin, housewife lang po ako, wala po akong trabaho. Walang trabaho? Hindi ba tubero ka kanina sa bahay mo? Hindi ba security guard ka? Hindi ba caregiver ka sa biyanan mo? Hindi ba nurse ka sa mga anak mo? At hindi ba kung ano-ano pa ang mga role mo sa iyong asawa? Hindi ka ba karpentero sa inyong bahay? Hindi ka ba manager? Hindi ka ba administrator? Ikaw na nga lahat yun. Tapos sasabihin mo, wala po akong trabaho, housewife only. Kaya pagka sinasabing ano mga ibang husband, hoy, akong kumikita. Sabi mo, hoy, kung hindi ka kikita, kung bulagsak akong asawa, ha? Kung pag-uwi mo, walang ulam, walang pagkain, yung isusuot mo sa business meeting mo bukas, lukot-lukot, marumi, hindi ka makaka-attend. Huwag mong sabihin, nasa bahay lang ako. Kaya ka nakakapagtrabaho mabuti sa labas, inaayos ko ang bahay. Partnership talaga yan. Pero itong babaeng ito, hindi lang housewife, businesswoman, entrepreneur. Talagang suspecha ko, Pilipina to eh. Dahil ang galing kumita, di ba? Kung hindi nagtitinda ng makeup-makeup sa bahay-bahay, may sari-sari store, may mga pahulugan, gumagawa ng hamon, tusino, sari-sari. Pilipina talaga to. Ang galing-galing na babae. Kasi ang gagaling ng mga Pilipinas sa ganito. Salamat na lang mga Pilipino tayo. Ang mga nanay natin, ang mga kabiyak, mga ate, ay mga Pilipinang mahuhusay. The lady is appreciated and celebrated by her family. Imagine, her children arise and call her blessed. Pagbangon ba ng anak nyo, sabihin, blessed ang nanay ko. Thank you, Lord. O, wala pa po bang breakfast? Ito na naman. Ganun ang mga sinasabi ng mga bata. By the way, wala kayong karapatan mga bata magganyan. Ako, wala pa kayong income at entrega. Dapat lagi sa bahay, seafood. What you see, that's the food. Hindi yung hanap ka naghanap ng kung ano-ano, wala ka namang ina-entrega dyan. Pero pagising ng asawa niya, pagising ng mga anak, pinupuri siya agad. Sabi niya, this is life. This is a very nice home. At hindi laging kailangang mayaman sa pera para maging ganon. Basta lang maayos. Ilang at basic necessities are there and in place. May correct management. Masaya ang buhay pamilya. Everybody is inspired to come home. Pagka ang asawa'y ayaw pang umuwi, hindi pa umuwi kung hindi lasing. Ang mga anak ay ayaw umuwi kung hindi hating gabi na o umaga na, baka hindi attractive umuwi sa tahanan. So, dapat attractive. At hindi lang yung asawa o mga anak ang may duty na gawing attractive yon. I mean, hindi lang yung nanay. Lahat may duty to make the home attractive. Para nakakadagdag ka sa pagiging attractive na yung bahay. So people want to come home. Proverbs 31:29-30, many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Sabi ko noon, marami namang gumagawa ng mga ganyan-ganyan din, pero kakaiba ka. Nahihigitan mo silang lahat. Sabi, alam mo yung ganda, yung alindog? Sandali lang yan. Ang tao, sandali lang naman talagang physically maganda. 10 to 20 years siguro na maganda. And the rest of your life, nagpapaganda na lang. Diba? Pero sa sandali, kaya kung ang capital mo lang i-beauty, masyadong mabilis maubos yung capital na yan. Pero kung ang capital mo ay noble character, iyan hindi nauubos sa pagdaanang panahon, lalo pang gumaganda. Sabi nga yun, a woman who fears the Lord is to be praised. In other words, this woman fears the Lord. Hindi natin nakitang i-describe siya na simba ng simba, dasal ng dasal, sa ulo ng mga verses, namamanata at kung ano-ano, hindi. But this woman practices high religion. Kasi yung action niya, yung kanyang character, yung kanyang fruitfulness, ang nagpapahayag ng kanyang mataas na uri ng paggalang, pagkilala, at pagsamba sa Diyos.
because character and fruitfulness is or both high religion. Kung dasal ka ng dasal, wala ka namang ginagawang hanap buhay, ano in-expect mo? Uulan ng pera? Eh, kung nilakipan mo pa ng dasal yung ginagawa mo, di mabuti. But you see, it's very deliberate that the description of this woman as a godly woman was not filled with religiosity but with good deeds and good character. Kasi ipinapakita dito talaga na ang tunay na pananalig sa Diyos ay naipapakita, naipapaliwanag, at naihawa sa iba sa pamamagitan ng kabutihan ng asal at mabubuting gawa. The lady fears the Lord. And the lady's fear of the Lord is expressed, articulated by her excellent work, vocabulary, deportment, etiquette, character, high religion ang mga bagay na ito. Better than formal religiosity. Nadadaig ng mahuhusay na karakter ang mga relihiyoso. Sa katunayan, marami kang relihiyoso, eh, basahan ang karakter. Eh, kung maganda na yung karakter mo, religious ka pa, edi doble. Pero ang in-emphasize dito, idiniin yung kanyang pagiging maka-Diyos na nakikita sa kanyang gawa. Proverbs 31:31, honor her for all her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Husbands, do you honor your very good wives? Wife, do you honor your husband for his being such a good man? Children, do you honor your mother, your father? Parents, do you honor your child or children? The family members should honor each other, not dishonor. You celebrate each other. You praise each other. Hindi yung pinupuri mo sa iba. Alam mo ang anak ko. No, yung anak mo mismo, sabihin mo, I'm very happy about you. Natutuwa ako to ko sa iyo. And be expressive of that. The lady is honorable and is honored. Ano ang mga iba pa mga leksyon na maaari nating mapulot dito sa description na ito ng isang ulirang babae? In fact, ganyan din dapat ang ulirang lalaki, ang ulirang tao, ulirang anak. First of all, life could be full of troubles, of troubling needs. Maraming problema ang buhay, maraming kailangan, maraming suliranin. Hindi yan bago, hindi yan sorpresa. Job 5:7, man is born to trouble. Talagang yan ang haharapin ng bawat tao, mga suliranin. Ang lesson sa babaeng ito, prepare for, fortify, strengthen yourself against troubling needs. Hindi nakakagulat na magkakaroon ng problema. Dapat yun asahan. Ang nakakagulat ay wala kang paghahanda sa problema na siguradong darating. Yun ang nakakagulat. Huwag kang magulat na umuulan pagtag-ulan o ngayon kahit kailan umuulan na lang. Ang nakakagulat ay ito, sipunin ka, mahina ang katawan mo, wala kang dalampayong. Yun ang nakakagulat. Marami kang mga sakit. Ang nakakagulat, lakad ka ng lakad, wala kang dalang gamot. Eh, alam mo naman na may sakit ka. Yung pagdating ng problema, hindi nakakagulat. Ang nakakagulat ay, hindi ka man lang naghahanda. Nakakagulat ba yung exam, yung estudyante? No. It's part of student life. Pero ba't hindi ka handa? Alam mo naman may exam lagi. Alam mo na may ipapas na homework, may ipapas na project, may deadline yun. Ba't di mo masubmit? Yun ang nakakagulat. Alam mong may pangangailangan, di mo yun ang sikaso. Tapos aasa ka na papasa ka. Yun ang malaking kabiguan sa buhay, mga kapatid. Umaasa kang umani na di mo tinanim. Magpapapray ka? Ipagpray mo naman na gumaling ang baga ako. Matapos mong lunurin yan sa tatlong anggatdam na alak. Matapos mong puyatin ang sarili mo araw-araw, ubusin ang sarili mo, ang pera mo sa mga walang kwentang pagkain, at matapos kang manigarilyo ng manigarilyo, ipagpe-pray ko na gumaling ka.
Alam mo ba na ang prayer ay pag-ani ng itinanim? Pag hindi mo itanim, kahit mangisay ka ng kape pray, hindi mangyayari yun. Kasi sabi, you harvest what you plant. Inaani ang itinanim. Akala nung iba, ang prayer magic. Na pag nag-pray ka, mababaliwala na yung katotohanan na pinabayaan niya ang kalusugan niya at magically gagaling siya. No. May sakit ka ngayon, pinabayaan mo nung nakaraang taon, nagpe-pray kang gumaling ka, well, magtanim ka ngayon ng kabutihan sa iyong katawan. Magsimula kang magpagamot, kumain ng masarap, masustansya, magpahinga, tanggalin mo yung mga bisyo. At baka next year gumaling ka. Pero huwag mong asahan ngayon, nagpray tayo, gagaling ka. Magic ang tawag doon. Pero yung, sabihin mo, ipagpray mo naman na pumasa ako sa exam. Nag-aral ka ba? Hindi. E di sasayangin mo oras ko pananalangin. Ipanalangin mo man, magkapera ako sa pangangailangan ko next month. May itinanim ka ba? May pinautang ka ba? May negosyo ka ba? Naghanap buhay ka ba? Umi-expect ka ba ng sweldo? Wala. Eh, bakit ka di ipapanalangin magkapera? When we pray according to God's will, He hears us. And the will of God is you harvest what you plant. Hindi natin naiintindihan yung prayer. Eh, akala natin, pagmamagicin mo ang Diyos. Kaya bakit po kaya ako pray ng pray? Hindi naman dinidinig. Dininig na. Hindi po sinasagot. Sinagot na. Ang sagot ay no. Hindi po ba na dinig? No. Ang laki-laking no. Dahil nagpe-pray ka, na umulad ka sa buhay, ang tamad-tamad mo, no. Magpakasipag ka para ka umulad. You harvest what you plant. Learn from this lady. This wonderful woman. So, Proverbs 28:19, he who works his land will have abundant food, but the one who chases fantasies will have his fill of poverty. At maraming tao, ang prayer nila ganun, fantasy. Sabi, ang kasama yun ng fantasy, poverty. So learn from the lady, work well and earn well. Kasunod ng work yung earn. Kasi marami, mga kapatid, work ng work, pagod na pagod na pagod na pagod, halos magpaalipin na sa pagtatrabaho, pero wala't wala't wala, at kulang pa rin. In other words, hindi ka dapat dyan nagtatrabaho o hindi dapat dyan ginagawa mo kasi napapagod ka, wala kang profit. Dapat may profit. So don't just work hard, work smart. Work well and earn well. Invest. Invest in your health. O tanim ka ng tanim ng artificially colored food sa iyong katawan. Tanim ka ng tanim ng mga pagkain may mga preservatives. Tanim ka ng tanim ng mga may mga sari-sari mga ingredients na unnatural and even bad for the body. Anong aanihin mo 3 months from now, 6 months from now? Eh di sakit. Eh yun ang tanim mo eh. So invest in your body. Invest in good health. Invest financially so that you will earn. Invest in your education. Invest in your skills. Invest in your development para ka umani. Hindi aani ang hindi nagtanim. So invest again, earn, and spend from profits. And save. Earn more than save. Marami sa atin, expert sa pagtitipid. Ay naku, talagang expert. Pero bakit hindi tayo maging expert sa pagkita? Nagpapakahusay ka na rin lang, huwag na lang sa pagtitipid. Sa pagkita ng mas maraming pera, para hindi mo kailangan magtipid. Pero puro, anak, magtipid ka, anak, magtipid ka. Ba't hindi mo sabihin, anak, kumita ka. Anak, huwag ka na mag-electric fan, gaso sa kuryente. Ba'y sabihin mong, anak, dagdagan mo ang kita mo, magnegosyo ka, pasenso mo ang sarili mo para 5 electric pa nang nakatutok sa'yo at liparin ka. Huwag kayo magkasaya ng tubig, maligo lang kayo isang tabo. Ba't di mo sabihin, kumita ka para marami kang pambayad sa tubig? Tipirin mo ang ulam. No. Kumikita ka ba ng tama? Bakit hindi ka kumita ng mas tama, humanap ng trabaho mas tama, magnegosyo para ang ulam natin, pagkarami-rami, may ipapamigay pa tayo sa iba. Alam niyo yung pagtitipid, virtue yan kung wala ka ng choice.
Pero dapat ang unahin mo, kumita ng marami para di mo kailangan magtipid. And then nagsisave ka kasi sobrang dami na, hindi mo maubos, nagsisave ka na lang. Pero hindi ka nagsisave dahil walang wala. Palitan natin ang mentality natin mula sa pagtitipid tungo sa pagkita more. So sabi niyo sa katabi niyo, kumita ka pa more. Diba? Para di tayo tipid ng tipid. Dapat lakihan natin yung income natin. So, kasama niyan, learn from the lady, give. Sikreto talaga yan, ang prosperous life. You give. Inhale ka ng inhale. Subukan mo mag-exhale. So, okay nga, practice. Pag sinabi ko inhale, inhale kayo ha. Huwag mo na mag-exhale hanggang hindi sinasabing wag. Oh, inhale! Exhale. Ganon. So pag may pumasok, may ibibigay ka rin palabas. Kailangan marunong ka magbigay. Kasi kung hindi ka mag-exhale, sasabog ka. Mamamatay ka. Ganon din. Pag nakakatanggap tayo, bigay. May nagregalo sa'yo, may ibibigay ka. May nagregalo sa'yo ng isang bagong damit. Kung hindi man yun ibibigay mo sa iba, pipili ka ng mga ibang damit mo na nagugustuhan ng kung sinong kilala mo, ibigay mo. Pag may pumasok, may lalabas. Para fresh ng fresh ang flow, ang cycle of blessings, the circle of life. Another learning from the lady, make and keep a happy family. Yan ang tunay na kayamanan. Sa mga dahilan na ipaliwanag na natin, because enjoyment and stability in the home makes you more creative, makes you more fruitful. And learn from the lady, enjoy. Ang laki-laki ng kita mo, tapos mukha kang basahan. Hindi ka mamustura. Magbihis. Pag nagpupulbos ka, lata na yung nakukuha nung esponha mo, wala nang pulbos. Bubili ka na ng bago, may pambili ka. Diba? May pagkain kayo, sarapan. Yung mahihiga ka sa kama, bakit naman sako? Wala ba kayong pambili ng linen? Kung meron, sarapan ang buhay. Kasi baka mamatay ka na bukas. Hindi mo na nalasap. Sayang. Enjoy because happiness, pleasure, and enjoyment are good capitals. Magandang puhunan yon yung masaya ka, maginawa ka. Ang ganda ng disposition mo, nasasalo mo lahat ng lumilipad na pera sa paligid kasi masaya ka. Kasi nilalapitan ka ng pera kasi ayaw din naman ng pera lumapit sa mga malulungkot. Bakit ang pera pasok ng pasok sa pitakang puno na nga? Kasi ang pera malulungkotin, ayaw niyang pumasok sa pitakang mag-iisa lang siya doon at walang kasama. So, paramihin mo naman niya para lalong maraming pumasok. That is the rule talaga. Kahit na ano pang baligtad ang pangangatwiran mo, yun ang totoo. Kaya yung mapera, nagkakapera lalo pa eh. Pero hindi yun magic. May planting involved. Fear the Lord with outstanding behavior. Which means with productivity, efficiency, excellence, charity, not only with formal religiosity. And then, laugh at the days. Laugh at the troubles to come. Do not fear the future when you planted in the past. Huwag matakot sa kinabukasan kung last week nagtanim ka. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung anong tanim ay ani. So, plant what you want to harvest. You want to have friends? Be friendly. Invest in friendship. You want income? Magtrabaho ka o mamuhunan o magnegosyo. You want comfort in the future? Maghirap ka ngayon because you have to earn your comfort. And of course, another way to laugh at the future is to accept trouble as part of life. Huwag mong problemahin yan. Talagang meron yan. Ecclesiastes 11:8. However many years a man may live, let him enjoy them all. But let him remember the days of darkness, for there will be many. Kahit daw maging gano'ng kahaba ang buhay mo, dapat in-enjoy mo bawat taon. Hindi nagtiis ka ng nagtiis ng 10 years para magpasarap sa 11th year,
E paano kung hindi ka na umabot sa 11th year, di hindi ka na sumarap ang buhay? So dapat, every day meron kang trabaho at sa loob ng araw na yun, meron ka rin mini vacation, kahit 30 minutes, 1 hour, may rest ka. Meron kang pagtitipid sa araw na yun, pero meron ka rin pagpapasarap sa araw na yun, kahit na dalawang turon yung kinain mo, imbes isa. Dapat marunong ka sa bawat araw, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon, meron kang bakasyon, may pahinga, may enjoyment, may pagsisikap. Hindi yung titiisin mo lahat tuloy-tuloy para ka lang mag-enjoy doon sa dulo. Paano nga kung hindi ka na nakaabot doon? Dapat every moment, umiimbento ka ng saya habang umiimbento ka rin ng bunga dahil nagtatrabaho. Siyempre, may trouble ang buhay. Pero ang pangsangga doon, ang pangontra doon, is enjoyment. And preparation for it, strengthening of the system, strengthening of yourself. John 16:33, sabi ni Jesus, in this world, you will have trouble. It's not a surprise. But you also have the Lord. And you have seeds to plant. And you have yourself, created by God wonderfully. So, let troubles come. Love for the troubles to come. Prepare for and solve problems. Prepare mentally. Prepare materially. Prepare for frustration, failure, for limitation. Prepare for sickness, for death, for separation, for sadness. Pag mahal na mahal mo isang bagay, ihanda mo ang iyong loob na one of these days, pwedeng mawala yon. Para hindi ka attached na attached. At hindi ka sobrang mai-imbalance kung nawala nga. Mag-practice. Kaya sabi ni Solomon, it's better to go to a house of mourning than to a house of feasting. Mas mainam daw pumunta sa mga nakikiramay, sa mga patay, sa mga lamay kaysa sa party kasi napapractice ka sa kalungkutan at naaalala mong yes, may kamatayan. At pwedeng dumating yan kahit kailan, kaya dapat handa ka sa kamatayan mo at sa kamatayan ng mga mahal mo sa buhay. Dapat handa tayo doon kasi hindi yun surprise. Matthew 7:7-8, sabi ni Jesus, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. The lesson is do not be passive. Huwag mo lang antayin. You ask, you seek, you knock. Hindi ibig sabihin, naghihintay ka lang, nalaglagan ka, nakusa ng biyaya. Learn, master how to ask, to seek, and to knock. Sa amin ng iba, strike the iron while it is hot. Alam niyo yung mga panday, pinapainit nila ang bakal at pag nagbabaga yun, malambot yun, pinupukpok nila para mapasunod nila kung anong korte ang gusto nilang gawin sa bakal. So, strike the iron while it's hot. But, what happens if it's not hot? You make it hot by striking. Habang maganda ang panahon, gumawa ka ng mga bagay. Pero kung ang tagal na hindi maganda ang panahon, pagandahin mo. Imbentuhin mo ang paraan para merong mangyari. Huwag ka lang tumunganga. Laugh at the troubles to come, which means accept non-problems. Diba accept problems? Accept lalo yung non-problems. And what are non-problems? Issues that have no solution ever. Issues that have no solution yet. Accept. Ganito ugali ng asawa ko. May solusyon ba? Wala. Well, accept it. Problema ko po yan. Meron bang solusyon? Wala nga po. Eh di hindi problema. Kasi ang problema may solusyon. Pag walang solusyon, hindi yan problema. Tanggapin mo na lang. Huwag mong problemahin para tahimik ang buhay. May mga bagay na hindi mo mabago, eh di tanggapin mo. Ang baguhin mo, yung ugali mo, yung asal mo, yung pananaw mo, para mag tagpo kayo nung bagay na hindi mabago-bago. Di ikaw magbago, di tuloy ang buhay. Marami tayong pinoproblema, hindi naman problema eh.
Pinaproblema pa na iba yung end of the world. Naku, pinaproblema ko pa yung end of the world. Mapipigil mo ba? Hindi po. Ma-advance mo ba? Hindi po. Madedeling mo ba? Hindi po. So may solution ba? Wala po. Eh, hindi problema. Ang definition ng problema, may solusyon na katapat. Hinahanap mo lang. Pero kung wala talagang solusyon, hindi yung problema. It's a fact of life. Accept it. Live with it. Ecclesiastes 1:15, whatever is twisted cannot be straightened. Whatever is lacking cannot be counted. Kung talagang liko yan, huwag mong patayin ang sarili mo katutuwid kasi hindi yung natutuwid. May mga bagay na dapat tanggapin. Lalo ang mga likas na ugali ng tao na kahit idaan mo sa makina, ibilad mo, ikula mo, tantarin mo, sementohan mo, weldingan mo siya, ayaw magbago, eh likas na yon. Tanggapin mo na. Ang kausap natin dito, hindi yung may ugali, ay yung tatanggap. Pero kung may ugali, ikaw yung may katawan, pilitin mong ayusin ang sarili mo. Kasi ikaw ang makakaayos ang sarili mo para hindi ka naman salot sa kapwa. Pero kung salot ang kapatid mo, salot ang nanay mo, salot ang anak mo, ay wala talagang magawa, ay tanggapin mo na lang. Because whatever is twisted cannot be straightened. Papagurin mo lang ang sarili mo. At yung wala, please wag bilangin. Kasi nga wala eh. Masaya sana ako mga anak kung nandito ang atin nyo, pero pito lang kayo, eh walo kayo. Nanay, pito na nga kami, wala nga siya. Anong gusto niyong gawin? Humagulgul tayo lahat. O cry tayo dahil wala si ate. Andito na nga kami eh. Ba't ang hinahanap nyo yung wala? Lulungkot tuloy kayo. Huwag niyong hanapin yung wala. Lalo't hindi niyo makayang ilagay doon. Mapapagod lang kayo. Lulungkot lang kayo. Do what you can. Accept what you cannot do or change. If it is a problem, it is a solution. If it has no solution, then it is not a problem. Accept it. Live with it. How can you laugh at troubles to come? Enjoy as much as possible in spite of, because of, troubles. Huwag niyong hayaan na ang isang suliranin ay bumaliwala at magtakip, maglambong ng dilim sa maraming magagandang bagay naman. Keep it where it belongs. Yung frustration, kung maliit, hayaang maliit, huwag hayaan na yung ibang mga bagay na dapat ipagdiwang ay ipinagluluksa tuloy dahil lang sa isang bagay na hindi mo gusto. Tanggapin anuman ang dumarating sa buhay matapos mong nagawa ang kaya mong gawin para ito ayusin, tanggapin na. Job 2:10, shall we accept good from God and not trouble? Obvious ang sagot. Yes, we accept everything that God allows to happen in our lives. And then we live with it. We try to enjoy in spite of troubles. In fact, because of troubles, we invent enjoyment para mabalance ang ating buhay. Even in deserts of trouble, make and enjoy pocket gardens of relief. Kaya mas miserable ang buhay, mas dapat umimbento ng kasiyahan, ng kapayapaan, kahit saglit, kahit tahimik, kahit konti, para may pangontra. And really, you want to be able to laugh at the troubles to come, fear God. And the fear of God doesn't mean you cringe in fear na nanginginig ka sa takot, no. Fear God by working well, by being a good person, by being respectable, by planting. That is what fear of God means. So it's a most notable preparation for laughter because when you do things God's way, you will never lack God's blessings. Ecclesiastes 12:13, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Meron lang isang babala, mga kapatid. Tiyakin ninyo na ang commandment na sinusunod nyo ay commandment talaga ng Diyos at hindi commandment lang ng religion. Kasi maraming iniimbentong commandment at mga rules and regulations ng religion na hindi naman galing sa Diyos, galing lang sa religious leaders. Para makontrol ang mga tao, para dumali ang pamamahala, tiyakin nyo lang kung kayo'y nagsisacrifice sa pagsunod ng isang kautusan, eh galing nga sa Diyos at hindi inimbento lang ng simbahan. Para sulit ang inyong sakripisyo. And God is so good, God is so kind, napaka-konte at minimum, very minimal, ang kanya mga ibinibigay na commands
ang daming ibinigay sa atin na freedom, laya, instruction, teaching, so that we can have a full life. As sabi ni Lord, I came that they might have life and have it to the full. I came to give you rest. Yan ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pag hindi restful, hindi yan galing kay Jesus. Kaya suriin kung anong pinagpakahirapang sundin, baka naman hindi naman pala kailangan, utos lang ng iba na naka-costume ng religion. Dapat suriin yan. Fear God. And what is God's purest law? Natural law. Because God is the creator of nature. That's why physics is the purest science. Kahit anong gawin mo, may gravity, may velocity. Kahit anong gawin mo, mayroong mga rules na hindi maiiba kasi Diyos ang naglagay doon. And one of the basic rules is that of agriculture. You harvest what you plant. So learn from the lady, not the lazy. Isang letra lang ang maiba dyan, ibang-iba na ang buhay nyo, ha? Learn from that lady of Proverbs 31, not from the lazy. Proverbs 12:24, diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Kaya kaalipin ngayon, siguro tamad ka kahapon, o tamad ang iyong magulang, o tamad ang iyong lolo't lola, namana mo tuloy ang pagkaalipin. Kasi sabi, ang masipag, siya ang magwawagi. Ang masipag, siya ang mangingibabaw, siya ang maghahari. At ang tamad, siya man o ang mga taong lumikha ng buhay niya, ang tamad magiging alipin. Malinaw yan. Sa Biblia nang gagaling. Pagsisikap, sipag, creativity, talent, excellence, yan ang nagpapalaya sa atin mula sa slavery. Slavery to poverty, slavery to other people, what will set you free is fear of God, which means diligence, hard work, creativity, excellence. When you do this, you can laugh at the days to come like this very special lady. Dear God, teach us. Turuan niyo kami personally paano i-apply ang mga ito sa mga realidad ng aming buhay. At para sa ganon, ang iyong mga salita ay magbunga sa amin ng financial freedom, ng social freedom, even political freedom from the influence of people who control our lives. Teach us to deserve what we desire. Teach us to plant what we like to harvest. Pagbulay-bulayan natin sumandali, pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you, Lord, for giving us an example of a virtuous woman through your word. Salamat, Lord, na buksan ang aming isipan sa isang magandang halimbawa na katangian na maaari naming tularan upang maging mapagpala at mabiyay ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang Panginoon. Panginoon, salamat po sa maraming biyayang pinagkakalob niyo po sa amin. Kaya po kalakip ng aming pasasalamat ay ang aming inaalay ang aming mga handog, tanda ng inyong kabutihan sa amin. Tanggapin niyo po ito at pagpalain ang inyong mga anak na may pusong nagbibigay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Salita niyo ay palaganapin at
labis na pag-ibig ang nais kong ibigay. Magmula ng tanggapin ko si Jesus na siyang buhay. Noon ang Diyos sa puso ko'y isang kathang isip labang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ang Diyos sa puso mo'y isang kathang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Lagi sa inyo, mayroon akong pag-ibig na hindi namamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay paghabang buhay. Labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ang Diyos sa puso mo'y isang kathang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Pag-ibig dito sa puso ko, meron akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Meron akong pag-ibig na hindi namamatay. Meron akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Meron akong pag-ibig ko. Meron akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Meron akong pag-ibig na hindi namamatay. Meron akong pag-ibig, ito ay paghabang buhay. Meron akong pag-ibig, ito ay paghabang buhay. Aming Ama, narito po muli kami upang magpasalamat sa mga bagong kaliwanagang inyong itinuro upang aming maging gabay at gamitin po namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. At sa aming katahimikan,
kami po ay personal na magpapasalamat at kalakip nito ay aming mga papuri na sama-sama naming idudulog sa inyo. Kapatid, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig ng ating Panginoong sa Kristo, at ang patnubay, gabay at karunungang handog ng Espiritu Santo. Sa ating paghayo, patuloy po nating ipamalita ang magandang balita, ang pag-ibig ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Aming Diyos, maraming salamat. Ito po yung aming papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His countenance upon you.